So what's up guys? Ngayon magtuturo lang ako ng konting kaalaman lang sa mga nagtatanong kung paano daw mag-edit sa Premiere Pro. Ito lang yung mga basic tips ba? Mga basic tips lang para makapag-import, makapag-cut kayo sa Premiere Pro. So ang gamit ko pala na Premiere Pro is Premiere Pro 2021. So medyo latest siya, latest na Premiere. So mga basic tips lang to. Cuttings, konting effects. Siyempre, una, magbubukas ka ng Premiere. Then, new project. New project. Then, title nung i-edit mo. Halimbawa, sample. Samples tayo. Tapos, location. Kung saan mapupunta yung output mo. Then, ako kasi, meron akong folder sa let, sa files D. Sa local disk D. Meron ako diyang folder na outputs. Ayan, lahat ng gawa ko nandito. Alright. So, select folder. Then, magiging output siya. So, dyan mapupunta yung mga gawa mo. Okay natin. Okay. Tapos, file. Click mo tong file na to. Itong file. New. New sequence. Or, control N. Sa new sequence, madalas namin ginagamit 24 FPS o 24 frame per seconds kasi mas cinematic yung galaw niya. Ang gagawin natin is 24 frame per seconds. Then sa settings is ginagamit namin na frame size 1920 1080. Then sequence name is sample. Then okay. Alright, then lalabas na tong timeline. Andyan na din yung mga pwede nating gamitin. So, punta tayo sa project. Itong project sample na to. Dito, sa loob nito, lagay lang tayo dyan ng new bin. Bali sa new bin, ito yung pinaka folder nya. Mali. Sorry. Clips ng videos. Clips. Ganyan kasi ginagawa ko. New bin ulit. New folder, then audio, then isa pa, effects. Pero di ako gumagamit na effects, so kaya ano lang, basic lang naman to. So sa clips, sa folder na clips, pwede tayong mag double click dito, then mag-i-import tayo ng mga videos. Halimbawa, sa letter dito, sa D. Kung nasaan yung ano nyo, yung folder nyo, ay yung videos nyo. Pwede rin naman, click nyo rito, galing kayo dito, punta kayo sa clips, tapos file, import, control I. Tapos, pupunta kayo sa clip nyo, sa clip na gusto nyong i-edit. Halimbawa, ito. Siguro kuha tayo ng ilang clip. Na so 1, control, click mo to, control 2. Tapos 3. Control lang kung ilan yung i-select mo na item. Alright, then open natin. So nandito na siya. So kadalasan kasi ginagawa ko, inuuna ko yung audio. Halimbawa, dito. Downloads. Ito, Netflix Fight Back. Drag natin siya dito sa timeline. Then, zoom in lang natin ng konti. Para mag-zoom in siya, guys. Alt, tapos, scroll up. Then, ang baba niya, control. Wala pa kasing clip eh. Control. Halimbawa, napuno yan dito, dito, dito. Tapos may nagdagdag ka pa ng isa pang clip. Tapos nadagdagan yung timeline niya. Dito. Control lang. Tapos scroll up. Ganun lang siya. So para lumaki din to, itong audio, yung wave ng audio. Punta, yung arrow, lagay mo rito. Tapos alt mo rin. Para lumaki siya. Ganyan. So,
Punta tayo sa clips. Ito sa clips. So, ganito ang nangyayari, guys. Pagka dirinag mo siya, galing dito, papunta rito, naisasama yung audio niya nung mismong clip. So, magiging pangit siya. So, naisasama yung audio. So, ang gagawin natin, meron dyan basic na, kung hanggang saan lang yung gusto mong kunin dito sa clip na to, double click mo lang siya. So, sure natin na nandito dito tayo sa editing, nasa color pa lang ako. Dapat nasa editing tayo. Tapos punta ka sa clips. Ngayon, ito. Double click mo lang siya. So, magiging dalawa na yung screen mo. Isa dito, saka isa dito. Ito naman, screen siya para dito. Ito naman, screen para dito. So, dinouble click na natin to. Kukunin lang natin yung magandang part sa kanya. Bawa, ito. Ayan, yung gumanyan siya. Ayan lang, from here. Letter I lang. Click mo lang. Pag pinunta mo dito yung arrow, letter I. Tapos, drag mo siya hanggang saan mo lang gusto. Then, yan, hanggang dyan lang. Then, letter O. Parang I, tapos O. Tapos, kukunin mo siya, drag, video only. Ito, video lang ang kukunin mo. Tapos, kukunin mo siya, papunta dito. Sa clip na yan. Ay, sa, ano na yan. Wait lang. You're never gonna make. You're never gonna make it. So sa mga nagtatanong bakit ini-slow mo, ang slow mo dito is itong speed and duration. Kadalasan kasi ang normal niya 100. So kami ginagawa namin 50% ang slow mo. So sobrang bagal niya. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it. Tsaka pansin nyo, medyo maalog siya. Pag medyo maalog, ginagamitan na yan ng magic. Nininess siya, Ness. Etong Ness na to, para kumapit yung stabilize niya, yung stabilizer niya. Sa Premiere. And then, pupunta tayo sa effects. Effects. Okay. Then, search mo dito yung warp. Warp stabilizer. Tapos, idadrag mo siya dito sa mismong clip. Pwede mo yan gawin kahit hindi naka-nest. Kaso medyo itong pula, itong nakikita nyong pula ngayon kasi yellow siya kasi naka-nest. Pero pag hindi naka-nest ang clip mo tapos drinag mo dyan yung stabilizer, magiging red siya. So hindi siya magpa-function ng maganda. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's So, alisin natin yung stabilizer. Remove attribute. Ay, yung, oh, tama. Yung warp. Right. And then, tanggalin din natin yung next. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Gamit ko dyan yung manual na glide cam. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're So, punta tayo dyan sa a million other people with the same stuff. You really think you're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think letter C ang cut, ibawa letter C cut siya cut. Then kung saan yung gustong i-cut, dun kayo mag-cut. Good enough, there's a million other people with the same stuff. You really yan dito bago pumalo yung beat dito kasi kami nagka-cut yan ganyan. Tapos letter victory yung ano ito yan selection tool yan ito tapos delete mo na yan. Then punta ka ulit sa clips yan ito double click ulit letter I
mangyayari dyan, pwede mo siyang ines. Ines na nga natin to. Ines natin. Tapos, pakapitin natin yung warp stabilizer. Para ano na siya. Yung pinaka-output niya, okay na. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blockin' your... So, ilang clip yan? Ilang clip yan? 5 clips. So, kung mapapansin nyo guys, buo siya, buong frame, full frame siya eh. Full frame to. Naka 1080. 1920, 1080 ang resolution niya. So, ang gagawin natin, kasi yung iba mahilig sa may mga black bar, may black dito, may black dito, para cinematic yung galaw. Pwede naman yun guys, dito kasi yung lagayan nun. Punta ka sa project, ito, project samples, dito. Pag-click mo tong new item. Pag-click mo nyan, adjustment layer. Adjustment layer. 1920, 1080, okay. Tapos, itong adjustment layer na to, click mo lang siya, papunta rito. Tapos, punta ka sa effects. 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 Then, search mo yung crop. Itong crop, effects siya, dadrag mo lang siya dito. Kunin mo yung crop, tapos dadrag mo siya dito. Then, double click mo tong adjustment layer, tapos effects, controls, punta ka ng top. Scroll down, tapos, etong top, gawin mo siyang 10%. Then, mapapansin nyo, nagkaroon siya ng black sa taas. Then, etong bottom, lalagyan mo ng 10% din. 10%. So, pansin nyo, meron na. May black bar na siya. So, testing natin. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it? So, nawala. Bakit siya nawala? Kasi konti lang ang nailagay mo. Pwede mo siyang hatakin hanggang sa dulo ng clip. You must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn. Cinematic siya, tignan. So kung mapapansin niyo, raw footage lang to. Raw footage lang. Wala siyang kulay, walang color na kahit ano. So paano ako magkukulay? Paano siya lalagyan ng kulay? Punta ka ulit sa project sample. Ayan. Then, add ka ulit ng adjustment layer. Adjustment layer. Ganun ulit. 1920, 1080. Okay. Then, lagay mo siya dito sa ilalim nung black bar. Yung adjustment layer na black bar. Itong adjustment layer na nasa baba. So, ito yung magiging pangkulay mo. So, click mo siya. Then, punta ka sa color. Yan. Kulayan natin ng konti. Konti lang highlights. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? So kung gusto nyo ng ano, yung nagpe-fade in siya, kasi never gonna make it. Bigla siyang pumapasok. So pwede naman siyang i-fade in, fade out, fade in. So simple lang, control tas letter D. Ayan na siya. Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be. Itong name nito sa effects, cross dissolve. So ito kasi pagdating dito, ito ang dinidelete ko. So ito, na-adjust ko lang ng konti. And then play natin.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. Alright, so ayun ang basic na tip dito sa Premiere Pro kung paano siya gamitin. So ganun pa lang, marami nang maaangasan sa gawa mo kung ikaw ay beginner sa pag-edit, sa editing, lalo na sa Premiere. Ayan lang na basic tips na yan. Pwede ka nang makagawa ng mga cinematic moves, cinematic na ano, na output. Basta maganda yung gawa mo. Paano siya i-export? Diba? Halimbawa, etong gawa mong yan, gusto mo i-export. Letter X mo lang siya dito. Tapos itong ano na to, atakin mo lang siya. Kasi itong part na may puti, yung may white na yan, yan lang yung ma-export. Encoding sa Premiere. Render kung tawagin ng iba. So atakin natin kung saan natin gustong mag-start yung video na may export natin. Atakin natin hanggang kung hanggang saan. Kalimitan kasi ako, halimbawa ako, nagsobra ako ng konti dun sa walang clip. Tapos dito rin sa walang clip. Yan. Ngayon, ayan na siya. May puti na. So ang export dito, click mo tong file. Punta ka sa files. And then export media. Or pwede siyang mas mabilis, Control M. Control M, syempre. Ayun na yun. Export settings. Ito na yun. Itong output name, sample. Alright. Itong sample. Kasi may sample na ako nung una. Sample accent. Kasi accent yung kotse. Alright. At tapos, ang kanyang video is naka 1920, 1080. Ay, gawin natin hard encoding. Then target bitrate, ako kasi ginagawa ko kadalasan 20 or pataas. 20 pataas. Yan. BBR1 pass. 1 lang tayo. Tapos use maximum render on quality. Then all right na. Sample accent, okay, then export. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. Alright, so hanggang dun lang muna tayo, mga lods, mga kabahala. Kabahala. So susunod na tutorial natin yung iba na mga basic ulit, mga basic tips kung paano yung effects, yung ibang effects naman. Kasi ito, may effects naman siya kahit paano. Pero ang nailagay lang natin is warp stabilizer, tapos itong black bar, tapos kulay. So yun lang. Cinematic yung dating, ang ganda, di ba? Pero ang ginawa mo, cut lang. Puro cut ka lang. Sa limang clip, nakagawa ka ng kwento. So yun lang mga kabahala. Syempre, subscribe niyo yung channel ko, Sarben TV. Yan, marami din diyang mga music videos na gawa namin, gawa ko. So, ayun nga, ito yung mga basic tips natin dito sa Premiere Pro. Sa susunod, i-tutorial naman natin kung paano yung pag-shoot. Syempre, pangit naman kung mag-edit ka, ang galing mo mag-edit tapos pangit yung shoot. Next time shoot naman ang i-tutorial natin. So, yun lang, abangan nyo yung video nitong kotse na to ng Accent. Abangan nyo. Shoutout sa ano, sa owner ng Accent na yan, ng Hyundai Accent na yan, si Brent Pleno, sa kanya yung Accent na yan. Ayun lang, abangan nyo yun at ilalabas ko yun sa channel ko. Tsaka sa Facebook page ko, BT Photo Films. Subscribe!
syempre, like nyo rin yung mga outputs natin dyan na nakasave. So yun lang, magandang paumaga. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take